Hello, hello, hello. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Saan ka man lupalop ng mundo, sana sa mabuti kang kalagayan. At DJTV nga po pala, kung hindi ka pa po nakasubscribe, push the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko everyday. Okay, kung nagustuhan nyo naman ang video, please like and share. Okay, so tara, dito na tayo sa ating topic. Nakamute ka po. Nakamute ka po. Magandang gabi, Ma'am Lany, ha? Nakamute ka pa rin, ha? Nakamute ka pa rin. Magandang gabi, Ma'am Lany. Good evening, Ma'am Lany. Good evening. Ma'am, nakamute ka po. Good evening, Ma'am Lany. Nakamute ka po, Ma'am Lany. Nakamute ka, Ma'am. Nakamute. Sige, pagsasalitain niyo muna. Ma'am, nakamute ka po. Hindi ka po namin naririnig. Ma'am, sorry. Sorry, sorry. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin ako. Okay na. Okay na, clear na. Do the honor po. Mute muna tayo lahat. Mute muna tayo lahat. Si Ma'am Lany muna yung magsasalita. Okay. Yan lang naman po kasi ang sa akin sa amin. Hello. Hindi, okay na. Ang maganda sana usapan namin. Nakamute ka. Okay na. Nakamute ka. Maganda na po sana ang usapan namin. Kaso nga lang, kung laging bawat salita namin, bakit laging may tira? Tapos ang nakakaano lang po is mali-mali po yung sagot sa amin. Mali yung rebat sa amin. Yan lang naman po yung yun lang po yung para sa akin. Sa kayong kay Kuya, kung bakit siya nagko-comment ko saan-saan, sinasabi niyo nag-comment. Hindi po ko nagko-comment si Kuya ng hindi mali, hindi ng kasinungalingan. Hindi po nagko-comment si Kuya ng gawa-gawa lang namin. Lahat po ng mga pag nagko-comment si Kuya, pinagtatanggol lang po namin yung sarili namin. Tinatama lang po namin yung mga maling sinasabi, lalo na po sa mga vlogger na hindi naman po totoo yung sinasabi, na puro kasinungalingan lang yung mga pinagsasabi. Katulad ng pag-uusap namin kanina, ay kahapon, na dapat maayos, pag-ayusin, kaso po ang mas lalong nagpapahirap sa amin para mag-ayos kami, is yung mga vlogger na mali-mali ang inilalabas sa mga bibig nila. Yun lang naman po yung sa amin eh. Kung magko-content po kayo, sana po yung totoo. O kung ma'am, be specific, kung... ma'am. Ma'am, sorry if I'm interrupt. Be specific, ma'am, kung ano yung mga salita ng vloggers at kung sinong vlogger. Kung sinong vlogger, kung ano yung salita sinabi, ma'am. So, anything? Si Just Ruth, Batesky, Mayora TV, Si Ken. Alam niyo po ba, ang tanong ko po, saan po nang gagaling ang mga sinasabi niyo sa mga vlog niyo? Ma'am, yung eksaktong salita tapos marami po. Kung gusto niyo po ako na lang po ang mag-live, ako ihahanda ko yung mga sinasabi nila dahil ako'y biglaan po ngayon, hindi ko lahat po. Hindi ko po ihahanda ang lahat ng mga content nila laban sa aming pamilya. Ma'am, sino gusto niyo sumagot ngayon ang nandito? Pero po, kayo na rin po. Kayo na mga... Sa sarili niyo, alam niyo po kung ano yung mga sinasabi niyo hindi tama. Bali, ma'am, sino po gusto niyo sumagot sa sinabi niya? Kasi marami po yung lalang. Sino po yung gusto niyo sumagot sa sinabi niya? Hindi ko marinig pa rin. Parang mahina po yung son. Mahina yung boses. Hindi ko marinig. Wait lang po. Kasi medyo hindi ko po marinig. Magka-headset lang ako. Sa mga nandito, ma'am, sino yung gusto mong sumagot? Si Kent ba? Si Incy? Or si Jasru?
Mamaya na guys ha, mamaya na kayong sumagot kung sino yung gusto niyong kasagutin. Yung minimension lang, para respeto din. Labas muna ako ha, labas muna ako. May gagawin lang. Sige ate. Bye bye mo. Okay na po. Sige po, ano yung tanong? Bali ma'am, sino po yung gusto niyo sumagot sa mga nabanggit niyo? Ako po, si Ken, si Adidas Root, yung mga nandito po na nabanggit. Sino po yung gusto niyo sumagot? Marini? Medyo malakas yung audio ko. Ma'am Lani, mas malakas yung audio ko. Mas malakas yung audio ko. Sino yung gusto mong sumagot? Si ano ba yan? Sorry, hindi ko marinig. Sorry talaga, hindi ko marinig. Ito si Ballpoint Man, nagbibida-bida. Hindi ka kasali rito, bawal ang pangit rito. Ayun na kasi yung sound. Pinakamalakas na ba yan? Tignan mo. Kaya na nga. Ballpoint Man, lahis dito. Bawal pangit, bawal pangit dito. Naka-outspeaker. Toto. Okay. Narinig na po? Okay na po. Sa lahat ng nabanggit mo, ma'am, na naniniwa, ano yung gusto mong sumagot? Si AC? Ito, si AC na lang po para siya yung pinaka-main host. Siya muna. Ako na po. Gusto niyo, ma'am, ako po rin yung tanong niyo, ma'am. Nani, pasalamat ako rin ng super chat, ha? Nani, Merani Kimura, thank you. Galing mo nga namin. Love you, mission ng Merani. Hindi ko talaga marinig. Papakamu na kaya? Nawala, di sorry. Nawala si Ma'am. Nawala si Ma'am Lani. Akit ulit yun. Akit ulit pre, inaayos lang. Umakit si Ballpoint Man. Akala niya ata papakitin ko siya. Ano ba? Sino po yung gusto niyo sumagot? Tulad ng pangako na... Unahin natin si AC. Sige po ako. Kasi totoo lang AC, amin ko sa'yo ha. Halos na yung pag-uusap namin, ikaw ang topic namin. Okay, kasi sabi ko nga po, before, tama po kasi may narinig ako kanina bago pumasok. Bago mo kami i-bash, alam mo na nanonood ako sa'yo kasi nagko-comment ako. Pero ikukorit ko po yung sinabi kanina. Tuwan-tuwa ako sa pinagsasabi, inano mo kay Ballpoint. Ganto po, tuwan-tuwa ako kasi hindi mo minumura kasi Ate Irene. Kahit na ang daming issue nun. Kasi ang sabi niya dati. Ang daming issue kay Ate Irene, hindi mo minumura. Kaya sabi ko sa thank you, AC, kasi hindi mo minumura ang ate ko, ang kapatid ko. Diba? Saka, teka lang po, anuhin ko po. Yung kay Ballpoint, nag-sorry po yan sa akin si Ballpoint. Believe ako dito kay Ballpoint kasi inamin niya ang pagkakamali niya, tinanggap niya ang pagkakamali niya, kinorek niya ang pagkakamali niya nung nalaman niya kung ano ang totoo sa nangyari sa kapatid ko. Sige, sorry. Inano ko sa'yo, AC, ha? Sige, AC, ikaw na. Kalambatin ko lang po yung nagpalipad. Naitalisnal, salamat po sa inyong $20. Maraming salamat. I love you, Naitalisnal. So, ayan po, mama. Ako po, total, ang in-issue, ang kinagagalit ko sa akin is about dun sa, eto, prangkana po, about dun sa burol or sa pagpapahukay. Hindi ko naman sinabing lahat, ma'am. Wala naman ako sinabing lahat-lahat. Sinabi ko naman mismo kung ano yung words na sinabi ko na inambag nila Bunso. Ma'am, ini-issue, kaya ako sumagot ng ganyan kasi nga, ini-issue, lalo na nung sinasabi mong kinabibiliban mo, ma'am, na si Ballpoint Man, si Mygz Molino, na pinirahan yung kapatid mo. Ngayon, kaya ako sinabi yun, ma'am, para patunayan na hindi pinirahan dahil mismo si Bunso is inambag mismo sa pagkamatay ng kapatid mo.
wala naman akong punto sabihin. Nga lang pinapalala ng mga kasama niya. Tulad na sinabi niya, mama, mama, ito maayos po. Hindi po ako mababastos. Tulad na sinabi niyo, bakit hindi pinitigilan ni Tatay Jethro? Bakit hindi pinitigilan ni Tatay Jethro yung mga defenders ni Gusto? Ma'am, kayo po ba? Pinigilan niyo po ba yung mga abot biyaya? Tulad niya, nila po. Oh, okay. Mas malala po, ma'am. Mas malala po sinasabi niya. Kasi sinasabi namin. Sige po, ma'am. Kayo muna po. Kaya na, respect, ma'am. Ma'am Jessie Ferrer, thank you po sa 200 pesos. Maraming salamat po. Sige, ma'am. Okay. Unang bakit hindi ni... Sinagot ko na rin yan, pinag-usapan na rin namin yan ni Kuya Jet. Hindi namin defenders ang Team Abot Kamay. Hindi namin sila, katulad nyo, na may officially defenders ni Mygz. Kami, wala po kaming ganun. Sinabi natin yung ganun. Wala po kaming ganun. Ma'am, binibitin yung kapatid nyo. Kahit pa paano, ma'am, may power kayo para tigilan sila. Sino po? May power kayo, ma'am. Kasi nakakausap niyo sila, yung mga abot biyaya. Nakakausap ko po si ano pag pumupunta sa Himlayan. Tama po. Yun po. Miss Ma'am, manong ba man sa video na para matitin na? Huwag nyo na rin banakan si Miss Molino. Hindi. Ma'am, sige, ganito. Kahit ma-eto, Mama. Kahit tigilan nyo ng PDA, kahit sabihin nyo na huwag banggitin ang pangalan ng kapatid nyo, mababanggitin. Kasi nag-declare sila na Mahal Tesorero Defender. Diba, Ma'am? Dineclare nila yan, Mahal Tesorero Defender. Mababanggit yan. Tapos, nagko-comment pa si Sir Jason sa baba. Anong iisipin? Tulad na sinabi niyo, ma'am, ano ang iisipin niyo? Bakit hindi tinitigilan? Siyempre, ang iisipin niyo, talagang may pag-uusap at inutusan kami ni Tatay Jethro. Ma'am, kung yun ang iniisip niyo sa amin na inutusan kami ni Tatay Jethro, yun din ang iisipin namin sa inyo na inutusan niyo rin yung kabila. Sorry sa pag-interrupt ng pag-uusap ninyo, no? Pero ako, hindi ako sinabihan ni Tatay Jet at ni Bunso na officially defender ako. Ako po mismo ang nagpasok sa sarili ko na didipinsahan si Bunso Mygz. Inimbitahan ako ni Bullpoint Man na maging defender. Pero ang sabi ko, mamahalin ko muna si Mygz bago ko didipinsahan. At ako po ang nagpasok sa sarili ko bago ko didipinsahan si Bunso Mygz. Hindi po yung ano, mali po yung sabi mo na ano. Kasi iwan ko lang sa iba. Sa para po sa akin kasi bilang defender, hindi po ako sinabihan ni Tatay Jet at ni Bunso Mygz na maging defender ka. Hindi po. Ako po mismo. Ako mismo ang pumasok sa sarili ko. Si Bullpoint Man, inimbitahan ako pero ang sabi ko, mamahalin ko muna. Pero ngayon, binas na ni Bullpoint Man itong si Bunso at saka si Tatay Jet. Hindi po ako sumama sa kanya kasi minahal ko po si Tatay Jet at si Bunso Mygz. Yan po yung paliwanag ko about sa defending. Ako naman, ganun din ako. Hindi po kami sinabihan ni Tatay Jethro na depensahan sila at saka ni Mygz. Pero dahil mahal namin si Mygz at si Tatay Jethro, kaya kusang loob ko, ha, walang bayad, na depensahan sila. Dahil hindi ko matanggap yung kahit mga kasinungalingan. Kahit kasinungalingan yung sinasabi mo, kung dedepensa mo kahit kasinungalingan, dedepensahan mo siya sa pamamagitan ng pagsisinungaling mo? Alin po ang kasinungalingan at Tilani? Paki-clear po kung alin doon ang sinabi kong kasinungalingan. Para po ituwid natin. Alin po doon? Ano po sa mga sinabi ko ang kasinungalingan? Yeah. Di ba po, katulad niya, itong latest mo na hindi pumunta si Jethro sa amin, hindi nakikipag-usap sa amin. Na bakit ka nag-live na hindi mo pa alam kung totoo o hindi na nagsisinungaling kami? Wala ko sinabi nagsisinungaling. Ang sabi ko, hindi ko pa nakakausap si Tatay Jethro, baka fake news na nabiyan. Dahil mahilig. Hindi mo pala nakakausap. Eh bakit ka na nagsasabi mo ng ganun? Diba? Yun lang yun. Teka lang, Miss Lani. Ang sabi ko po, aalamin ko pa yan sa next live ko. Bakit hindi ko pa nga nakakausap si Tatay Jethro kung totoo nga yan. Sabi kong ganyan. Kasi nung nagla-live ako noon, hindi ko pa nako-confirm. Kaya po sabi ko, aalamin ko pa rin yan. Panoorin niyo po yung vlog ko, sinabi ko yon sa may bandang huli. Sige, panoorin ko po. Panoorin ko yung mga vlog niyo. Hindi, sa susunod ko. Sa susunod dahil...
Sorry. Kaso sumog po. Dahil po sa bigla ang pagpasok, hindi ko maihanda ng mga bilis. Pinatunyo sa amin. Just root. Kent. At AC. At sa klase. Pero anyway, hindi ko pa nasagot sa AC. Baka sabihin mo kay nakaligtaan ko yung sinisin, ano mo. About kay ballpoint man. May maingay, may nag, ano. Kayo muna po magsalita. May nagsasalita. As a promise, mama, pag kayo po magsasalita, hindi po ako sasabat. Sige pa, kayo muna po. Ano? Ikaw lang naman sasalita. Okay. AC, ito naman sagutin ko muna sa iyo kasi sunod-sunod. Diba sabi mo, tungkol kay ballpoint man, bakit hindi ko siya pinipigilan? Yun nga sinabi ko, defender ko po ba yan? Eh, nung panahon na binabash nga kami yan, hindi ko yan mapigilan eh. Diba? Katulad ng mga sinasabi niya, ang akala niya kasi, totoo yung mga sinasabi niya, kaya hindi niya ako tinitigilan nun. Ngung ngayon, nung natauhan siya at nalaman niya, nalaman niya kung anong totoo, saka siya nagsimula. Ngayon, AC, diba sabi mo sa akin sa live mo, pakita ko sa yung ebidensya na nagsisinungaling si Jethro o yung kung namalik kami o ano kami, hindi totoo yung sinasabi namin, sa'yo ko ipapakita. Magkita tayo, ipapakita ko sa'yo para patunayan ko yung mga sinasagot namin, ipapakita ko sa yung ebidensya. Hinangon na kita nun, diba? Paano pag nalaman mo at nakita mo yung mga ebidensya ko? Pag-aaralan ko, ma'am, hindi naman po tayo mali. Okay, good. That's good. Pero, Eto ma'am, gusto niyo po bang matapos ang gulo sa amin about sa defender ni Bunso at sa inyo? Eto. Sabi niyo, gusto, kasi yun ang narinig ko, ma'am, gusto niyo katahimikan. Siyempre, sino bang hindi, di ba? Yan ang usapan namin kahapon. Okay. Naidala pa silang attorney. Nagsalita ako before, ma'am. Sabi ko nga, sige ma'am, kung gusto niyo nakatahimikan, huwag na lang din po sana magsalita. Kasi tulad ito, mag-uusap tayo ngayon. Pag nag-uusap tayo ngayon, tapos magsasalita yung kapatid niyo ulit. Siyempre, as a defender, kailangan kong sagutin yun eh. Defender ako ni Bunso eh. Ngayon ma'am, eto na lang ma'am. Kung meron talaga personal issue kayo o meron na kayong personal na usapan ni Tatay Bunso, pag-usapan niyo ng personal lang, hanggat hindi kami nakakarinig sa inyo, hindi kayo makakasin. Kaya ako makikita. Kasi, hindi naririnig. Hindi naririnig. Hindi ko naririnig. Sorry, pakirepeat. Bali, ganito ma'am. Ako makikiusap kahit sa mga kapwa ko, defender. Tapusin natin. I'm not saying that, ma'am. Okay. I'm not saying yun lang po. Kasi, pag ganito kasi ang usapan, aakit ako, ikukurek ko po yun kapag mali po ang sinasabi. Pero kapag tama ang sinasabi, hahayaan ko lang po yan. Kasi sinabi niya kanina na ano, paano daw yung mga fans na nakita ka nag-akit sa kila Merly. Eh, umakit ka doon para i-depend yung sinasabi na may-ari si ate mo na may ano, na may share. Eh, sabi mo nga doon, ang alam mo, pag vlog nila, meron ng lemo, pero hindi pa ganun kaano. And then sinabi mo, may nasabi nga doon na may mga nagko-comment na may share si Ate Mal. Ang sagot mo, hanggat walang napapatunay na may share si Ate Mal, hindi ka maniniwala. Eh, wag sila magsabi na binabas mo kagad sila Kuya Jet. Yes, no, ma'am, sir, doon sa asawa ni Ma'am Lany, no, wala kami sinasabing ibinas ni Ma'am Lany, no? Wala. There is no such word as like that. Now, okay. Yun lang po, ma'am, nandito tayo, ma'am, para ayusin kayo ang bawat kampo. Kasi, ma'am, sa totoo lang, hindi naman talaga kayo, nung una pa lang kami nagpo-protection sa'yo, especially si Ma'am Nora Bitalak, kami ang nagsasabi na huwag kayong babakbakan as long as na hindi magbibitaw or may makikita sa comment section. That is the time na na pwede silang sumagot doon sa mga comment, doon sa mga post, doon lang po nag-i-start lahat. Pero yung para babuyin kayo, that is not our intention, ma'am. Lalo na yung kapatid ninyo. Lalo na, ma'am, kapatid ninyo, yun ang pinoproteksyon na namin pangalan, kaya nga po, binukod na namin eh, yung mahal at saka Mygz. Ma'am, sana maging open po tayo na, kasi pareho, both po kayong mawawalan, ma'am. Ito, sige. Both po kayong mawawalan.
Alam niyo po, sa totoo lang kung bakit ako nagiging ano na tuloy kila, ano, kila Mami Merly. Kasi nakikita ko na yung nagiging tama na sila eh. Kasi daway po mag, daway po mag-vlog o mag-content ang mga defenders ni Mig. Ang dami pong hindi tama. Ang dami pong mga mali. Ngayon, kung ihingi niyo sa akin isa-isa, bigyan niyo po ako ng isang araw. Bukas iisa-isahin ko yan. Dahil sa dami po ng mga pinagsasabi nila na hindi po tama. Pwede hindi po kayo nang hindi lang on the spot. Ito mama, ito ma'am, wait lang, ikinorek nyo yung demo doon. Pwede nyo rin sila ikorek ma'am. Hindi kinasagli mo. Ito dito tayo sa ano, punta tayo rin ma'am sa sinabi nung si Lany. Tignan nyo ma'am, si Lany, yung team Malio ko no, yung naka-face mask. Hindi, si Grace ang anong nag-ano doon ah. Si Grace ang ano doon. Okay. Time na umakyat po kayo, ma'am. Time na po na umakyat po kayo. Ma'am, nandun naman kayo nung birthday ng kapatid nyo. Di sana na-correct nyo na hindi naman talaga totoong nasa gym ng galing. Tulad po yan, mali rin po yung sinasabi nung kabila, ma'am. Di sana kinukorek nyo rin. Nasa gym? Katulad po ng sinabi, dalawang party po yan. Hindi po yan, hindi nung pangalawang party na hindi po ako kasama, is party lang po. Kaya ang masasagot ko lang po dyan, yung party na nasa resort. Yung sinasabi mong sa gym, o ano ba yun, hindi ko po yun alam, kaya hindi po ako sumasagot doon. At hindi ko yun maikukorek. Alam ko na hindi niyo po alam. Ito po yung sinabi kasi, sabi niya, timaliw siya. At sabi niya, sila yung gumastos nung pa-party ng kapatid nyo. So, kung timaliw ka, dapat alam niya nasa sa resort ginanap yung birthday. Bakit ang tinutukoy niya ay yung pa-party ng team pasaway? Eh, timaliw ka eh. Sinasabi mo, isa ka sa gumastos. Sana ma'am, nakurit niyo ma'am na, uy, kung timaliw ka... Paano po maipokorek yan? Kung hindi naman po ako kasama dyan, sa ano nyo, sa usapan na yan, timaliw na yon, wala po ako doon. Patulad ng sinabi nga ni, ano, ni Kuya Jet kanina, ay kahapon. Nandun ka sa resort, di ba? Yes, surprise din po yun. At hindi po ako kasama, hindi ko nga rin po nakilala si Shilani. Hindi ko po sila kilala, yung mga umakyat doon. Nung umakyat na po yun, doon ko lang po sila nakilala. Nag-gets nyo po ba? Yung ibig ko lang pong sabihin, yung pinaplano lang nila, yung mga pinaplano doon hindi ko po alam at kung saan ba dapat ganapin, wala po akong alam doon. Hindi ko maisasagot 'yon kasi kumbaga yung details ng dapat na part sa party 9, hindi ko po masasagot. At saka isa lang po, umakyat po ako doon hindi po dahil doon sa sinasabi niyo sa resort. Ang ano ko lang sa akin is about lang sa glemo. Kasi yun lang yung may katibayan o kumbaga yun lang yung at concern ko that time na alam kong totoo. Yung kay ano, wala akong may sasagot dyan kasi hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo at hindi. Yun lang yung AC. Sana naintindihan mo. Pwede niyo po ba akong magpaliwanagin? Ah, sige, diba? Sige. Ako muna po mama. Ito lang po. Sinabi niya timaliw siya. Ito po yung uulitin ko po. Sinabi niya timaliw siya. So, ang timaliw nagpa-party sa resort na nandun kayo, ma'am. Tama po ba? Di ba, nandun kayo nagpa-party sa resort, ma'am? Nandun mo kayo. So, kung sinasabi niya na timaliw siya at ang nagpa-party ng timaliw is resort, bakit niya itinuro sa gym? Eh, timaliw ka nga eh. Yung sinasabi mong pangalawang birthday, ma'am, is yung mga team pasaway ang nag-sponsor. Ang point ko rito, ma'am, narinig nyo naman na mali na yung sinabi dahil timaliw ka. Alam nyo naman siguro, ma'am, na timaliw ang nagpa-party dun sa resort. Di ba? Kasi naimbitahan kayo ron. So sana, ma'am, kinorek nyo, uy, hindi sa gym. Nagpa-party ang timaliw. Kay Kika. Kasi ang sinabi mo, sa gym eh, sa resort ginanap ng timaliw yung ano. Halatang panggap yung pinapas. Okay. Ganto po, ha? Ma'am, kinorek ano? Mo na panggap lang to. Nag-mute ako. Sige ma'am, kaya naman. Oh, nawala si ma'am. Nawala.
magtatanong sana ako, hindi na ako magtatanong. And then, wala siya, tatanungin ko sana siya ng ano eh. Kasi ang sinasabi kasi niya dito, sorry, nagulat na naman din. Pwede ba akong magtanong kay Miss, Miss Lany, no? Ako naman eh, kung pwede lang, no? Kung pwede lang akong magtanong, no? Kasi, sabutin ko muna yung kay AC ha, para matapos. Kasi pag iiwan ko yan ang hang, hindi ko masasagot yan. Hindi ko na sinagot at ano. AC, uwitin ko ha. Yung buong conversation na yun, hindi ko yung pinanood. Alam mo kung bakit lang ako napaakyat doon? Kasi may nagsabi sa akin, ma'am, totoo po ba about Glemo? Kaya ako umakyat. Pero yung buong conversation, hindi ko na, kumbaga yung pag-uusap na yun, hindi ko na rinig. Saka ulitin ko, hindi ko rin, that time po, hindi ko naman po alam kung sino yung Team Maliw at sino yung mga founder that time na, kaya na pa yun eh, bago nga na lang ako doon, hindi naman ako kasama sa mga, sa mga team, di ba? Wala pa akong mga ganyan-ganyan, ngayon lang naman namatay si Ate Mag. Hindi ko kabisado kung sino yung mga team na ganito, team na ganyan, at sino yung gumawa ng ganito at gumawa ng ganyan, AC. So, ibig sabihin ba, hindi ko siya talaga maikukorek kung hindi ko naman alam kung ano yung pinag-uusapan. Ang ipinasok ko lang doon at sure ako na tama ang sasabihin ko kasi ayoko magsalita na hindi ako tama. Ang tama at ang alam ko lang na tama is yung Glemo. Hindi pwede magsalita hanggat wala kaming katibayan. Okay, ma'am. Okay. Sige, next. Magtatanong sana ako. Excuse me po, pwede ba bang umakyat si Ma'am Dawat? Okay. Dalawa lang sana itatanong ko, Ma'am. Kulang na ano eh. Sobra na kasi. Sakto na kasi ng 10. Baka may mag-willing to sacrifice. Mababa ako after ng dalawang katanungan ko. Ako na, ako na, pre. Dalawa lang, ma'am. Dalawa lang yung tanong ko. Naniniwala po ba kayo na pinatay yung kapatid mo? Para sa'yo, ma'am, ha? Narinig ko na kasi yung sagot mo, eh. Narinig ko na kayo kasi yung sagot mo dati. Gusto kong maliwanag dito kasi maraming viewers na nanonood sa'yo. Gusto kong dito mo bigkasin kung naniniwala ba kayo na pinatay si Mahal para sa'yo. Alam mo, kaya napuprobo kami o nagkakaroon ng ano, kasi mga sa mga ganyan tanong, hindi po pinatay. Possible na may kapabayaan. Tinanong mo ako, sasagutin kita, mababash ako. Totoo ang sinabi ko, possible na may kapabayaan. Paano namin nasabi? May katibayan kami. Yan ang iniiwasan ko noon pa. Na ayaw namin ilabas. Bakit? Iniingatan namin ang Mygz. Ngayon, alam mo kung ang tingin namin sa inyo mga defenders ni Mygz? Ayaw nyo sa Mygz. Gusto nyo sirain ang Mygz. Honey, sorry po. Explain natin yung kay Jetro kahapon. Pinilit kong itago yan. Sinabi ko yan kay Kuya Jet. Pinilit ko itago. Sarili ninyong damdamin namin. Pero hindi eh. Pinipilit nyong ilabas kung ano yung nasa amin, kung ano yung nasa loob namin. Sinabi din natin yan kay Jetro kahapon na kung sisiraan sila, ilalabas talaga yun. Tinanong mo ako ganyan, Ken, dapat yan ang susunod namin pag-uusapan with Mygz. With Mygz. Pero, si di ba, hindi dapat ko yan sasabihin ngayon, pero direct mo ako ngayon. Ma'am, paano namin maayos na may sasabat na sa ilalim? Eh magsasalita sa ilalim na bakit pinabayaan kayang ganyan? Alam niyo po ba nandoon po ba kayo sa lugar sa tamang nung panahon na yon? Nung panahon na 2 weeks nang on and off ang kapatid ko na hindi nadala sa hospital? Di ba po? Hindi kasi ang yung mga masasagot lang no kasi yan din ang issue ko dito eh no. Kasi ang sinasabi kasi nitong dinidisown niyo itong grupo nila ballpoint man at nila mamemer. Eh sila yung nagsasabing katulad ni Opermir na sexual harassment daw, foul play. Yung isang thumbnail nga ni ballpoint man ay pinatay ni Mygz sa Mygz Molino, pinatay si Mag, which is, pero sa akin ay very, very alarming yung ganyan kasi para magsalita ka sa social media ng ganyan na wala ka namang ano. Ang punto ko dito, pulis pa naman yung kapatid mo. Bakit hindi nyo sinasawayan na huwag kayong ganyan kasi wala pa naman sa
demanda, walang ano, walang sila nagsasalita. Kaya nagagalit yung mga supporter ni Mygz Molino kasi pinagbibintangan nung direct accusation yung sinasabi nung grupo ni Labon Point Man against Mygz Molino. Natural na magagalit yung mga supporter. Yun lang naman ang punto ko dito. Ako, hindi naman ako ano. Tsaka pangalawa, wala naman kaaway. Hindi, sandali lang. Pangalawa, wala naman kaaway dito si Mahal eh. Yung supporter ni Mygz Molino ay supporter din ni Mahal. Kaya nga natataka ako. Sino ba ang kaaway ni Mahal dito? Bakit nabaan yung pangalan nyo? Kasi bakit? Kasi hinahayaan yung gamitin kayo nung Team Abot Kamay. Yun ang totoo nun, Ma'am Lani, na nagagamit kayo without knowing. Hindi nagagamit kami kayo. Hindi po kami pangalan sabihin nyo ng ano, may sarili mo kami pag-isip. Kung, alam ko, Pepe, without knowing. Alam ko. Alam ko, pero insecure, kung hindi nyo tatanggapin yun, okay na. Pero yun ang totoo nun. Kasi direct accusation yung ginagawa nyo kay Mygz Molino nung tibabot kamay eh. Ba't naman papayag yung mga supporter? Isa ka rin sa walang alam eh. Bagong pasok na hindi mo alam ang pinag-uusapan mo. Alam ko, yan ang isasagot mo. Pero hindi naman pinag-uusapan dito yung alam eh. Kasi kung totoo yung sinasabi nyo, bakit di nyo dali sa korte? Wait lang po, Janitor Spencer, sir, good evening. Yung sinasabi mo na kay Opermina na ba't hindi namin binipilan. Number one po, in-explain namin sa usapan namin yan kay Jet kahapon. Kasi may usapan na nga eh, nagulat nga kami, live namin nga kanina, na bakit may dalang attorney, 20 minutes ago na ata, saka na nagpakilala na attorney. Ito, real talk, tinanong namin sila, si Mygz, si Attorney Ann, tsaka si Ma'am Tita Sebs. Sabi namin, kasi pinapalabas nga nila, or pinaano ni Jetro, na sila ni ang nagbigay ng info kay Opermina. Kasi nga, may sounds na, may audio dati na lumalabas, na si Opermina at si Carlo nag-uusap na ang sabi ni Opermina si Lany daw ang nagsabi na siraan sila Mygz o galing sa kanya yung mga screenshot na nilalabas niya. Ang tanong ko po kay Attorney Ann tsaka kay Jetro tsaka kay doon sa vlogger na isa, naniniwala po ba kayo kay Opermina? Ang sagot po nila Jetro ni Attorney Ann, hindi. So ibig sabihin, bakit kayo maniniwala? Ay bakit nyo paniniwalaan si Opermina na kami ang nagsabi o sinabi niya kay Carlo na kami ang nagbibigay ng ano, ng info, which is hindi nyo nga sabi ni Jet, hindi niya inaano, pinaniniwalaan. Sabi ng attorney, dapat kasuhan na si Opermina kasi nga anong tawag dito, below the belt na yung parang term niya, below the belt. Sabi namin, nga po, bakit hindi na lang kasuhan nila ano, nila Jetro, kasi sila naman ang inaano, hindi kami ang kakaso dun, sir, kasi hindi naman kami ang binababoy. Tapos ang tanong mo kanina ulit, sir, sabi mo bakit hindi patigilin si Opermina, tama po ba? Opo. Sir, nung last year po, ito tinanong din namin kay Jet kung kilala niya si Ballpoint Man. Kasi nung binabalahura kami niyan, ang daming vlogger. Tinanong namin kay Jetro kahapon, ito AC ha, kaya ko nasabi bakit ikaw shout out ka agad ni Mygz, kasi nagtataka kami na binabalahura, kumbaga, sinasabihan mo kami ng masama, isa shout out ka pa niya. Ano bang ibig sabihin nun? Pinagtatawan niya ba kami lalo? Hindi akong inaano na ikaw yung ano na, porket na shout out ka, ano ka na? Ikaw na yung, ang inaano namin kay Kuya Jet kahapon, para masama yung loob namin, na alam niya na nga, na inaano kami, isa shout out niya pa. Diba? Yung parang, may idea talaga na gustong talagang anuhin kami. Eh sabi nga ni Kuya Jet kahapon, ang sagot ni Kuya Jet, wala pa akong sinasabi sa inyo.
Ano po? Hindi. Bago pa lang ako nun, sir. Ayun nga po, sir. Ayun na nga, Sir AC. Di ito na nga po. Tapos di sinagot naman ako ni Jeff. Sabi niya hindi nga yan nakakausap ni Mygz. Kahit kailan hindi nakikipag-usap si Mygz. E di sabi namin, paano nangyari yun? Sabi niya may nag-utos po. May nagsabi na paki-shoutout to. Kaya nga po nabanggit ko na bakit ganoon. Na ang tagal-tagal ng panahon na ang daming mga supporter ni Mygz, ang daming supporter ng Mygz, ang daming dating vlogger na hindi nasa shoutout. Bakit yung nagbabalahura sa amin na shoutout kagad? Hindi sumagot si Jetro. Di ba po? Ang point lang po to Spencer, bakit hindi nila pinatigil din si Ballpoint Man dati? Hindi connected. Sagutin ko muna yung sinabi mo, no? Boss, no? Baka maiwan ako dito, eh, no? Ako kasi hindi ko sinasabing galing kila Tesorero, kila Lany yung sinasabi nila o Vermeer na ano. Kasi ang punto ko dito, sana naman, paulit-ulit kong sinasabi, yung supporter ni Mygz Molino, yung supporter ni Mahal. Eh bakit naman sinasabi nilang sila, dinidepensa nila si Mahal at laban kay Mygz Molino? Eh wala naman bumabatikos dito kay Mahal. Ang sinasabi ko dito, kung gusto talaga nila Ma'am Lany, ng mga Tesorero na matigil ito, ano hin niyo ito pagsabihin niyo sino pa kasi papapagsabihan ito? Mga basher namin hindi namin mapagsabihan, hindi namin mapaisa. Hindi naman pagsasabihin, i-disown mo lang na hindi namin ala kaming alam diyan. Tapos yun na nga po Sir Spencer. Wala ka pa po dito Ma'am Lany, ako magalit. Ako hindi mo kaaway dito. Hindi po kami nagagalit Sir Spencer. Ito Sir Spencer. Kapit mo sa totoo lang. Ito, wait lang Sir Spencer. Ito po, yan ang hiningi mo na yan, na para kay Mygz, para kay Jetro. Hiningi namin na napakatagal niyan sa kanila. Sabi pa nga ni Jetro sa akin kahapon, tinuturing kong kapatid kayo. Kung ikaw ang hindi kapatid mo. Hindi naman lang inaano kasi namin dito, hindi naman yung Tesorero, yung mga sila ballpoint man. Kung maglaay talaga In-explain mo sa amin na bakit hindi kami nagsabi sa kanila na i-stop nyo. Hindi ko na pinapaistop, hindi sa unyo lang. Yung bang sabihin nyo, wala kami alam dyan. Yun nga rin ang hinihingi namin dati kay Jetro tsaka kay Mygz po. Isabi lang na, okay kami. Huwag nyo nang ibas ang Tesorero. Kasi tinanong ko po yan kay Jetro kahapon. Jet, ba't napakatagal? Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Samantalang nagre-reach out kami sa iyo. Diba? Ngayon, nagpunta ka dito dahil gusto mo maayos, sabi ni Ma'am ni Atoro, tsaka ni ano, gusto namin maayos. Nandito kami para mamagitan. Nag-usap kami. Kahit alam namin na dati ini-ignore kami. Nakipag-usap kami para maging maayos. Diba? Dapat talaga maayos kayo. Hindi naman po pwede na mag-aaway kayo ng habang buhay. Tapos ito pa Sir Spencer, kinakasama ng loob din namin. Kung sabi mo nga kanina, kayong mga defender, di ba? Kayong mga defender, nagsosuporta rin lang kayo kay Ate Mahal. Tama po? Totoo yun. Kailangan ko, personally, hindi ako nang bobola. Tanong ko lang po, bakit grinodcast nyo pa yung pag-alis kay Ate Mahal na hindi kayo magsusuporta? Kung support, kung sinusuporta nyo. Wala akong personally, wala akong sinasabing gano'n. Kung panonorin mi vlog ko, ako ang supporter ko ni Mahal, kaya nga nagtatanong ako. Hindi, makinig ka. Kaya nga nagtatanong ako, bakit kayo nag-aaway? Ang sinasabi ko parate, hindi ba mas maganda mag-collab na lang kayo ni Mygz Molino para i-supporter ni Mahal at supporter ni Mygz Molino? Yan din po ang hiniling na lang namin kasi hindi po kami marunong mag-vlog. Yan ang unang usapan. Teka mo lang, Ma'am Lany. Pakinggan mo muna ako. Kung papanoorin ni Mygz ko, ang lagi ko sinasabi, dapat ang ginawa nyo na lang, instead na sakyan kayo ng ibang vlogger dyan na gustong magkapera, dapat ang ginawa nyo na lang, nakipag-collab na lang kayo kay Mygz Molino. Supporter ni Mahal at ni Mygz Molino, magkasama. Ganto po, diba? Sir Spencer, di ba po? Sagutin ko po yan. Ulitin ko kanina kasi inom ko. Hiniling po namin yan kay Mygz. Si Kuya po makakasagot yan. Hiniling po namin yan kay Mygz na mag-collab na lang si Kuya at Mygz. May usapan po talaga sila niyan.
pero nawala po yung usapan na yun at hindi na po kami na kinokontakt ni Mygz. Hindi na lumabas. Wala hindi na po, wala na po. Alam mo, ang kumukontakt na lang po sa amin is si Jethro. Ang sinasabi sa amin ni Jethro, hindi pa ready. Hindi pa ready si Mygz. Hinintay namin hanggang ngayon. Na napag-uusap namin na dapat nandun din si Mygz, wala. Pero sa bagay, dahil nga kahapon, ang sabi lang naman ni Jet, si Mygz, siya lang nang pupunta at hindi si Mygz. Pero syempre, di ba, para matapos, kasi dapat... sayang yung channel eh. Kasi, yun nga. Alam ko kaya ito, masabi ko lang, Ma'am Lani, ano, sayang yung channel kasi puro, ano eh, yung mga nakapaligid sa'yo, although hindi mo naman, dinidisown mo naman, eh puro hindi maganda yung mga katulad nila ballpen man, eh biro mo, makikita doon sa sinusuportahan yung channel ni Mal, eh puro kabastusan na sinasabi, puro walang kwenta. Eh napakalaking channel nung kay Mal eh, kung iya, ano nyo lang yan sa, tanggalin nyo na yung mga tao, yung mga nakapaligid sa inyong, ako, hindi kayo naniniwala sa, ginagamit lang kayo ng mga yan eh. Sino po ba? Hindi kayo hindi mag-grow yung channel nyo pag ganyan. Sino kasi, po ba? Paano kung wala nang away, di wala na kayo ano, sinasabi ko lang dito, baka naman pwede kayo mag-usap ng grupo ni Mygz Molino na magkasundo lang at tanggalin po ano man yung hindi nyo pinagkasundan noong araw. Sir Spencer, hindi, sila po ang pinag-usap. Kung pwede yan, kung lalapit kayo sa isa't isa, magpasensyahan lang kayo. Kasi sayang. Sir Spencer, pasensyahan po, ang tagal na po namin pasensya sa kanila. Sa totoo po. Kung ako po na makasama nyo at nakikita nyo, ang ibig ko sabihin dito, Ma'am Lani, habaan nyo pa yung pasensya nyo kasi nanghihinayang ako doon sa channel ni Mahal eh, kasi ano-ano nyo lang eh, aalagaan nyo okay. Na lang maayos eh. Eh ako natataka nga ako bakit napasok kayo dito dati ang kalaban ng namin dito sa ball. Sir Spencer, linawin ko, ano ko lang ko ah, kasi ako marami akong nakakasama. Marami akong kasama ngayon. Ngayon, ang gusto ko pong malaman, sino pong nakakasama namin na makakasira sa amin? Ano nyo po sa akin? Hindi, ako. Kasi ang tingin ko kasi dati kung kaila ballpen man, kasama nyo. Eh, kung hindi nyo kasama, nagkamali ako. Ang ibig sabihin, na ginagamit kasi nila kayo. Pero paminin mo na yun. Ginagamit ano, kayo. Paano po kami nagagamit? Bakit kamo? Kasama po bakit ba namin hindi ginagamit? Eh, sinasabi nila, defender kayo, defender sila ni Mali. Eh, hindi naman pala. Di ginagamit kayo. Depender po sila ni Ate Mahal. Di ba po? Oo, yun ang sabi nila. Yun ang sabi nila. Sa ngayon po. Oh, sige. Depender po sila ni Ate Mahal. Bumabawi daw po siya nung mga panahon na kami ang binabash. Di ba po? Ngayon. Hindi siguro tamang katwiran nyo kasi... Kung makakasira na, kung masisira naman yung pangalan ni Mahal, at pati nga yan, nadrag nga yung pangalan nyo, akala kasi nung ibang defender. Bakit po masisira ang pangalan ni Ate Mahal? Dahil kay hindi ba puro kabastusan yung mga taga-kabila, sila ballpen man, hindi ba napapanood kung paano mambastos ng kababaihan? Bakit po, si AC po ba, hindi ba nang babastos din? Si Mas Jackson po ba, daway po sila magsalita, hindi rin po sila nang babastos? Mayura. Si Mayura? Ayun nga yung sinasabi ko dito, Ma'am Lani. Alam mo, Ma'am Lani, hindi tayo magkaaway dito. Hindi rin po. Alam mo, ang Tesorero po, medyo ganyan lang po. Ang boses ka po kasi namin ng mga Bicolano, medyo malakas. Kaya ganyan po talaga magsalita. Sir, kung sino man po kayo, sir, dito po kayo, wala lang pasensya na. AC, laksan mo yung boses mo, AC. Pakilaksan mo yung boses mo. Mahina, AC. Mahina yung AC boses. AC, mahina. Akong nambabastos po ako, sige, sabihin nyo po kung paano ko kayo binastos. Binahubal ko po, ano po ang ginagawa ni Ballpoint Man? Ah, okay. Oo, diba? Minumura mo si Kuya. Nagre-rebat lang ako, ha? Minumura mo si Kuya, diba? AC, sandali, ano, sa AC. Hindi kasi dito, tanggalin na natin kasi yung... Sige. Anong, paano minumura? Oh, di ba minumura si Kuya Jesus? Wala siyang minumura. Sige, double check namin ha, pero alam ko minumura mo si Kuya. Sa Tesorero, ma'am. Sorry if I interrupt, no? Sa Tesorero. Kasi naalam mo, nung unang pumasok ako dito, Ma'am Lani, hindi ko nga kayo kilala kasi hindi, bigla na lang lumitaw yung pangalan nyo kasi parang nababanggit na nga kayo nung taga-ano. Eh, sabi ko, bakit nagkaganon?
Kaya nga sinasabi ko dito, yung channel ng kapatid mo, napakahirap nung hanapin yung ganyan kalaking subscriber. Ang gagawin nyo na lang dyan, yung lagyan nyo ng magandang content na hindi yung katulad nung kaila Ballpen Man. Kasi mamadadami kasi... hindi mo na maibig sabihin eh, di ba? Sir Spencer, kung mapapansin mo kung nanonood ka ng vlog namin ngayon, hindi mo masasabi yan. Kasi po, kakaantay namin ng mga yung sinasabi mo na mag-collab. Dahil napapagod na rin kami, tignan mo yung vlog namin, happy-happy na lang. Ngayon na lang kami nag-live. Baka naman dumating yung araw na baka siguro may busy lang yung tao. Keep doing, keep basta si Spencer, yung pinag-usapan nila namin nila Jethro, mapatunayan niya. Kasi yung iniingi din namin kay Jethro. Eh sabi nung dalawa, attorney ba talaga yun? Hindi. Para matahimik na rin yung pakilala siyang attorney. Tatay, putulin mo na. Iniwanag mo na nga yung attorney na sinasabing attorney diyan. Paliwanag niya nga natin. Ba't kasama ni Jethro? Ma'am, kahit kami may doubt. Ako may tanong din ako, Ma'am Lany. Ano po ang mali na nasabi ko? Sino? Sino yan? Si Kent. Para makulit po. Nasabing na... Si Kent. Dito daw yung bag. Oy, surrender yung tungkol sa bag. Yung about sa bag, ma'am, kasi ang tanong kasi LB, yun ni Ma'am Grace. LB ang tanong. Kaya ngayon, nakita ko yung... live mo. May echo. Kanino po? Yan, nakita ko yung... Wala, sabi mo, ma'am, may LB. Mahina. Nakita ko yung mahina yung boses ko. Okay, naririnig. Ayusin niyo yung ano niyo para malinaw kayo mag-uusap para hindi magulo. Yung mga sounds. Yung about sa LB, ma'am, na bag. May nakita kasi ako ng bag na LB. Wala naman pong any specific na bag doon kung anong bag. Ngayon nakita ko kasi sa live mo dati mga 10 months ago na may bag ka na ni ina-arrange doon sa okay cabinet na. sa mga gamit ni QT. Ngayon, sabi ko, kung ang hinahanap nilang bag, yan, hindi na natin alam eh. Kasi ang sabi kasi ni Ma'am Lany doon, huwag na nating hanapin yung mga wala. Ang importante, nabalik yung gamit. So, yun lang ang pinaliwanag ko. Pero actually, Ma'am, natanong talaga ako na niyo patungkol sa bag, patungkol sa alahas. Hindi namin masagot yun. Basta ang sinabi ko lang, may live naman si Ma'am Lany na ini-endorse ni Bunso ang gamit ni Cutie. So, wala na tayong ano dyan. At least... hindi ka naman daw ako eh. Narinig mo po ako, Ma'am Lany? Oo, hindi ka daw ako okay. Kasi... Ma'am Lany, naririnig mo? Hindi niya naririnig. Reminder, sana nandito tayo para maayos na at para makita kung saan nagsisimula ang gulo. Kasi the fact na hindi naman talaga, the intention is to magkaroon ng clarity. Okay? Sana magkaroon ng kapaliwanagan, huwag magtaasan ng tono. At kumbaga, peace. Kasi apektado kayo, Ma'am Lany, ang pamilya nyo, ang pamilya ng Molino. And I think Ma'am Dawat, no? Ma'am Dawat, you can attest to that. And I try to, yes, to get in touch with you para paano, ma'am, gagawin natin para magkaroon ng clarity. It so happened, very obvious naman, kung saan nagmumula na ang gulo right now. Ngayon, sana dumating tayo sa punto na huwag masayang ang trabahong ginawa ni Mygz Molino at ni Mahal Tesorero. Kasi, gusto ko lang okay. Tapos magko-close na ulit ako ng huwag nating sayangin yung trabahong 'yon. Tsaka yung mga parinig, yung mga parungit, yung mga pangit na salita, no?
Sana maiwasan na, sana maiwasan na para magkaroon na talaga ng, para kumita rin ang channel ni Mahal, kumita rin ang channel ni Mygz Molino at hindi tayo mag-focus sa defenders to defenders, a-atake dun, a-atake dito, creating chaos in the community. The fact na ang nakakaawa din dito is all the fans, mga senior, mga seniors. So, kung magkakaroon man ng closed door na pag-uusap, sana closed door na lang, wala na rin kaming aalamin kung ano man yon. The part ng yung mga defenders na may communication ako, no? But yung mga ibang defenders, alam niyo naman ang lahat ng vloggers, they are fit to tackle any issues, no? Hindi namin alam kung saan nagsimula yung vlogger na yon. Hindi lahat ng nagtatackle ng Mygz ay kilala ni na Tatay Jetro at ni Mygz Molino. So yung nakikita niyo ngayon, yan, kung magsasalita yan ng pangit, no? Dumidepensa lang yan kung anong nakikita, kung anong naririnig at kung anong nalalaman nila. Ngayon, kung may narinig kayong diretsa from their mouth, that is the time, ma'am. You can contact me directly. Para maiwasan na po ang ganitong gulo, kasi pangalan alam po ni Mahal, kawawang Mahal, hindi niya na maididepensa ang sarili niya. That is the exact reason why I personally decided na palayain ang pangalan ni Mahal, na nag-agree ang karamihan. Pero it doesn't mean na sisirain ang pangalan ni Mahal. Yun yun, ma'am. Kaya kung maaari, kung maaayos nyo yan ngayon, since kayo ang mga vloggers, kayo ang nasa harap ng camera, tignan nyo kung maaayos nyo ito without yung mga tao na alam nyo naman, I know deep in your heart, Ma'am Lany, kasi nag-usap na tayo regarding that, no? Alam nyo kung anong purpose ng mga taong yon. So, ma'am, pakiusap ko rin lang, at ako, personally, actually sina Tay Jetro ayaw ng ganito eh. Ayaw ng ganito ni Tay Jetro. Pero sabi ko, Tay Jetro at ang ibang mga vloggers, didepensahan lang namin kung ano yung maririnig, kung ano yung mababasa namin. Yun lang naman yun eh. Pero kung walang ganun, ma'am, wala kayong maririnig sa mga vloggers na to. Hindi kayo, ma'am, ang kaaway dito. Si Mahal at si Mygz ang founders dito. Yun ang inilalaban ko dito. Kahit pahiwalay na, let's face it, Mahal, patay na si Mahal. Okay? Patay na si Mahal. Ngayon, nag-focus kami kay Mygz Molino. But it doesn't mean, diniktahan kami. Nagbigay sila ng informasyon na ikasisira ng pangalan ni Mahal. The fact na ang sinasabi nila, we do really respect Mahal. At doon, hindi na kami nakikialam kung ano yung personal nilang relasyon, kung ano yung personal. Hindi kami nagdidig deeper when it comes to that. Kasi respeto namin yung kung anong na-create yung relasyon sa both families. Pero ang nangyayari, ma'am, kasi ngayon, pangalan ni Mahal ang nagdadrag at pamilya mo, especially Mahal na hindi niya na pwedeng pasinungalingan. Maybe that time na nag-text siya, galit siya. Ganun naman tayo eh. Okay? So, yun lang po, ma'am Dawat. Siguro, isa ka rin sa pwedeng mag-pacify, no? Dahil, alam mo yon, may convo tayo, na our intention is not like this. Yeah. At alam mo, ma'am, kung ano yung anong intention ng mga nakapaligid. I know you are a bright person, you are a smart woman, so you know kung sino ang may mga masamang intention sa community na to. Okay. Just search inside your heart. Okay. Ngayon na nagkakaroon ng pabor ang side na yon, other side, para kalabanin yung founder. Can you imagine yung founder ang pilit nating nasisira dito, which is Mahal and Mygz? Yun lang po ang gusto kong iwanan sa inyo. Sino po bang nasisira dito? Yung mga founders na lahat kayong mga vloggers ay pinagkakakitaan ninyo. Diba? All I want is the respect to Mahal and Mygz. Natin gamitin sa pangit na paraan yung dalawang founder. Yun lang po. Yun, ako wala akong, I'm not against Mahal's name, Mahal in person. Yun ang inilalaban namin dito. Kaya na nagkaroon ng misinterpretation, I think, na ganun ang intention namin. Which is not. And yes. I also asked Tatay Jetro about that. May pumapasok na Jason dito. Off ka muna po kung kapatid ni Ma'am Lany yan. Para sigurado. Yun ang intention namin. Wala problema kung akyat. Yun ang intention namin, maproteksyonan ang pangalan ni Mahal. Ma'am Dawat, alam niyo kung yun nung sa convo natin. Yes. Ano ba yan? Yung may kasamang bata? Sige. Wala. Blanco ang mukha. Blanco po ang mukha. At wala mo. Kasi akin daw yung sigurin. Hindi ako magpapakit, ma'am, hanggat di naka-open ka, ma'am. Walang problema ang pumakit. Ayan, bumaba. Biglang bumaba.
Hindi ako kasi Maslani, no? Baka pag ano lang. Tama naman yung sinasabi ni nung Lumali, no? Bakit kayo mag-aaway, bakit tayo mag-aaway ng Mygz, Molino at Mahali? Founder yan. Kasi nga, bakit? Kasi mayroong mga taong gustong makinabang dito sa pangalan ni Mygz, Molino at ni Mahal. Yan yung grupo na sila ballpen man. Hindi dahil ako yung ano sa kanila. Kasi natataka nga ako eh. Sino ba sa mga supporter ni Mygz, Molino ang bumabanat kay Mahal? Wala. Pero karamihan ng grupo nila Mygz, nila ballpen man, binabanatan nila si Mygz, Molino nang below the